A coal plant. You don't really have to go fast all the time, but you should be able to change pace. Boom! That's kung taasan. Sabi ko taas. Labas na naman si Paul Artani. Pasok na naman si Heltergrand. Ito, madalas ang changing of the guards. Ang Barangay Hinebra, and it's been very effective. Lahat ng mga gwardiya, may score. At mataas yung energy ng mga gwardiya parati dahil lahat sila, katalasan, very fresh. Oo. Ito, pinilit ni Mark Macapagal. And he loses it to the baseline. Hinahanap ko yung court of appeal sa tabi natin eh. Si Tubit kasi, nagpunta rito sa may sideline at meron yung inaapila. O, i-file mo bukas, ha? Ko ngayon. Here's Tubit. Uy, Alex Crisano. Chris Alexander finds a way. Well, nilabas si Jason Dixon at sino man pala naman ni Chris Alexander. Chris Alexander, tip-top shape. It was mentioned, wala pa siyang pahinga, but you can still see still a lot of lift with Chris Alexander. What a problema. Oy, near steal. Yes, it is completed by Mike Kagiwa. Kagiwa to the front court. Hinahabol ni Macapagal. The bounce pass to JJ Helterband. Helterband, binigay kay Alex Crisano against Asi Taulaba. Chris Alexander, slowly but surely. Huwag tayo magmadali. Sabi ni Chris Alexander, malaki ko eh. A secondary break. It's a good thing si Chris Alexander did not stop. Nakita niyang may fast break opportunity. Bumabol siya. He was the trailer and he was the one who was able to finish that fast break. Hinebra leads by 8. Kabagnot, Mark Talan. Balik ulit kay Alex Kabagnot. Top of the key jumper. Voila! Crisano. Helterman, throw it to Alexander. Ayun. Ang dami ng mga matataas na pase. At teka muna, may foul yata. Heavy foul will be by Alex Kabagnot. Ayun. Kaya pala medyo na-discarrel si Chris Alexander. Eh, tinaga pala siya ni Alex Kabagnot. Mike Kagiwa, pinagpahinga muna ni Coach Joe Uchiko as Junty Valenzuela comes back. Alam mo, marami nagsasabi, Jason, na medyo nakaka-adjust na raw dun sa Junty Valenzuela. Or vice versa, no? Nakaka-adjust yung Hinebra sa kanya. Well, we can see in the last game, especially nung nawala si Mark Kagiwa, Junty Valenzuela played a vital role. You know, he's starting to get his minutes. Like I said, the reputation of Barangay Hinebra, nalalaman na nila kung paano nila gagamitin. And that's going to be a big foul on Chris Alexander dahil pangatlo yan. Natulak niya si Asi Taulaba para makuha yung rebound. And that is indeed number three. Foul number three on Chris Alexander. Merong 8 puntos na kalamangan ang Barangay Hinebra sa Coca-Cola Tigers. Pero penalty na, no? Ha? Penalty situation. So, Asi Taulaba will be awarded a couple of free throws to try and chip away at the lead of Barangay Hinebra. Para minamadali ni Asi Taulaba. Walang puntos pa yan, Ed. Ha? Ito si Asi Taulaba. Well, this is their opportunity right now. Wala si Chris Alexander. You have Asi. You have Jason Dixon. You have two threats at the post. They just have to be, sabi ko nga, hindi nila kailangan madaliin at kumuha ng puntos mula sa poste. Well, kaya naman yung naman si Chris Alexander, dahil nga meron na siyang tatlong personal fouls. Mahaba-haba pa itong second quarter. We have a total of 4:45 to go. Ang layo! Ano ba yung kumalayo? Tietres po rin yan. Galing kay JJ Helterband. And an 11-point lead here by Barangay Hinebra. Copeland pulls the trigger. Asi Taulaba, the offensive rebound. At nakikipag-sabong sa itaas si Eric Monk at si Ronald Tubid. Si Eric Monk ang tatawagan. Ito yung tira ni Helterbrand. Ang layo talaga yun. I think JJ Helterbrand did not get the memo na nilapit na yung three-point line natin. Kala niya ata lumayo eh. Oo, ibig sabihin nilapit ano. Actually, dalawang pa yung linya nakikita nyo dyan. Yung itim, yun ang bagong three-point line. Eh, binali wala ni Helterbrand. Huwag din ang lagyan ng linya.
Hindi naman pala kailangan. Asi. One of two. Yeah, finally, a free throw para sa Coca-Cola. Coca-Cola struggling from the free throw line. 3 out of 11. Itong Ginebra doing a very good job from the line. 11 out of 12. Calderbrand. Labang kay Copeland. Calderbrand sets it up. And Crisano tips it in. Nicely timed follow-up by Alex Crisano. Out of this, Donald Copeland. Makapagal. Here's Jason Dixon. Renate. They swing it around to back Makapagal at the corner. Nothing doing. Ito na si Ronald Tibbet. Oh! Pasingsag-singsag ng offensive foul is going to be called on Tibbet. His second personal. But he knew that Ronald Tibbet wanted to go and attack right away. Maganda basa dito ni Donald Copeland. Right-handed player. Loves to go right. Take that step. Biglang umusli yung siko ni Tubid. No choice na eh. Kailangan protektahan ng bola. Here's Donald Copeland. Lumalabas Jason Dixon. Followed by Eric Mink. Dixon umaatras. There's the double team. The kick out to Buenafe. And Dixon grabs the rebound. Buenafe down low to Asi. Now Lava to Crisano. And a rebound by Crisano to the delight of the Ginebra crowd. Calderbrand, Takiwa. Calderbrand the left. Natutuwa ako kay Coach Binky Pabis. Nagiging 3-point team yung defense. Kasi Binky Pabis nandun mismo sa likod eh. Balik po tayo sa Araneta Coliseum with 3 minutes remaining in the second quarter. Puntahan naman natin si Marga Vargas for her report on Father's Day. Marga! This will be one of the most memorable Father's Day for Nick Velasco and his wife, Mafe, dahil for so many years, inantay nilang magka-baby girl and finally confirmed nga Mafe will be due on September. At ang pangalan ng kanilang baby ay Nicole Faith because they always had faith that one day daw ay magkaka-baby girl sila. Samantala, abangan nyo naman ang aming special feature on Father's Day mamaya at halftime. Back to you, Ed and Jason. Thank you, Marga. Pwede yung magsuot ng Velasco t-shirt yun pag sa Junior PBA. Oo, oh, pwede. Yun, hindi ba pagkakama lang ano eh. Kahit si, pag nakita mo, Velasco yan. Totoo yan. Alam nyo ba, bago mag-umpisa itong first game, merong laro ng Junior PBA, ha? Yung mga junior teams ng mga teams ng PBA, yung mga pangalan nila, mga pangalan ng players ng PBA. Calderbrand ain't over yet. Kinsin na ang ginagawa ni JJ. And Ginebra is taking control of this quarter. It's already a 14-point lead. They have held control.